for today's lesson, pag-uusapan natin ang Newton's second law of motion na mas kilala sa tawag na law of acceleration. The law of acceleration states that acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass. Ano-ano yung mga factors na pag-uusapan natin? Una ay ang acceleration, pangalawa, force, at ang pangatlo ay ang mass. Paano naman nakaka-apekto ang force sa acceleration ng isang bagay? Sabi dito, kapag malaki ang force, nagiging malaki din ang acceleration. Kapag naman maliit ang force, nagiging maliit din ang acceleration. Ito ang tinatawag natin na directly proportional. Ibig sabihin, when the force increase, the acceleration also increase. And when the force decrease, the acceleration also decrease. Ano naman ang relationship ng mass at acceleration? Sabi dito, kapag malaki ang mass, nagiging maliit ang acceleration. Kapag naman maliit ang mass, nagiging malaki ang acceleration. Yan ang tinatawag natin na inversely proportional. Ibig sabihin, when we increase the mass, the acceleration decrease. And when we decrease the mass, the acceleration increase. Ito naman ang mga standard units na gagamitin natin sa pagsusolve ng problems tungkol sa law of acceleration. Simulan natin sa force. Ang standard unit ng force ay kilogram meter per second squared na equivalent sa 1 newton. Sa mass naman, ang standard unit na ginagamit natin ay kilogram o kaya naman ay grams. Sa acceleration, ang standard unit nito ay kilometers per hour squared o kaya naman ay meter per second squared. Sa velocity, ang standard unit na ginagamit natin ay kilometer per hour o kaya naman ay meter per second. Para naman sa time, gumagamit tayo ng hour o kaya seconds. Ito naman ang formula na gagamitin natin sa pagsusolve ng problem tungkol sa law of acceleration. Acceleration is equals to final velocity minus the initial velocity divided by time. Pwede rin natin gamitin ang A is equals to V of F minus V of I divided by time. Ang initial velocity ay ang bilis o ang velocity ng isang object sa simula ng kanyang paggalaw. Ang final velocity naman ay ang bilis ng isang object sa hulihan. Ang sunod na formula na gagamitin natin ay force is equals to mass multiplied by acceleration. Pwede natin gamitin ang F is equals to M multiplied by A. Tandaan natin ang formula triangle na ito. Kapag nawawala ang force, imumultiply lang natin ang mass sa acceleration. Kapag nawawala naman ang acceleration, force divided by mass. Kapag nawawala naman ang mass, force divided by acceleration. Magagamit natin to upang madali nating matandaan ang mga formula sa pagsusolve ng problems tungkol sa law of acceleration. Ang GRESA method naman ang gagamitin nating method sa pagsusolve ng mga word problems. Ang G stands for given, R is for the required, E is for the equation or the formula, S is for the solution, A is for the answer. Subukan natin mag-solve ng problem using the GRESA method. A 6 kilogram object is acted on by a force of 36.6 newton. What would its acceleration be? First step, let us identify the given. Sa problem natin, ang mga given ay 6 kilogram at 36.6 newton. Ang 6 kilogram, ito ay ang ating mass. At ang 36.6, ito naman ang ating force. Ang 36.6 newton ay equivalent sa 36.6 kilogram meter per second squared. Sulat natin. Mass is equals to 6 kilogram. At ang force ay equivalent sa 36.6 newton o kaya naman ay kilogram meter per second squared.
Second step, required. Ano ang hinahanap natin? What would its acceleration be? So, hinahanap natin ay ang kanyang acceleration. Third step, equation. Ang formula natin para makuha ang acceleration is force divided by mass. Naman tayo sa solution. Acceleration is equals to force divided by mass. So let us substitute. A is equals to force, balikan natin, 36.6 newton or 36.6 kilogram meter per second squared divided by mass, which is 6 kilogram. We can cancel now kilograms, and then using our calculator, 36.6 divided by 6 is equals to 6.1, at ang matitirang unit ay meter per second squared. So acceleration natin ay 6.1 meter per second squared, at ito ang ating answer. Ngayon, kompleto na ang ating GRESA method. Subukan naman natin ang sample problem number 2. What force is required on a 5,800 kilogram object if it needs to speed up from 45 meters per second to 55 meters per second in 14 seconds? Unang step, identify natin ang given. According to the problem, we have 5,800 kilogram. Ito ang ating mass. It speeds up from 4 meters per second to 5 meters per second. Itong dalawang ito ang ating velocity. Pero dahil 45 meters per second ang nauna, itong ating initial velocity, at ang 55 meters per second ang ating final velocity. Ang 14 seconds naman, ito ang ating time. Sulat natin. Mass is equals to 5,800 kilograms. Initial velocity equivalent to 45 meters per second. Ang ating final velocity equals to 55 meters per second. At ang ating time, which is 14 seconds. Sunod nating step is identify the required. So, anong hinahanap natin? What force is required? So, we are looking for the force. Sunod, equation. So, ang formula natin to get the force is equals to mass multiplied by acceleration. Kung titingnan natin, meron na tayong value ng mass, which is 5,800 kilograms. Pero, wala pa tayong value ng acceleration. Kaya, isosolve muna natin ang acceleration. Ang formula ng acceleration ay, A is equals to final velocity minus initial velocity divided by time. Let us solve. For the acceleration, A is equals to final velocity, which is 55 meters per second, minus our initial velocity, which is 45 meters per second, divided by our time, which is 14 seconds. Ngayon, 55 minus 45 is equals to 10 meters per second, divided by 14 seconds. Using our calculator, 10 divided by 14 is equals to 0.71 meter per second squared, dahil dalawa ang ating unit of time, which are seconds. Ngayon, meron na tayong value ng acceleration. We can proceed now to compute for the force. Force is equals to mass multiplied by acceleration. So, ang mass natin ay
5,800 kilograms, multiply it by our acceleration, which is 0.71 meter per second squared. Gamitin ulit natin ang calculator. 5,800 multiplied by 0.71 is equals to 4,118, at ang unit na gagamitin natin ay kilogram, kukopihin lang natin to, meter per second squared. At ang 4,118 kilogram meter per second squared ay equivalent sa 4,118 newton, dahil ang kilogram meter per second squared ay equivalent sa newton. Sample problem number 3. A motorbike accelerates from rest at 12 meters per second in 3 seconds on a level road. If the force is 3,000 newton, what is the total mass of the cyclist and the motorbike? So, i-identify natin ang mga given. So, meron tayong 12 meters per second. Ito ang ating velocity. 3 seconds. Ito naman ang ating time. At meron din tayong 3,000 newton. At ito ang tinatawag natin na force. Kung babalikan natin ang problem, a motorbike accelerates from rest. Ibig sabihin, nagsimula siya nang nakatigil. So, ito ang ating initial velocity. At kapag ito ay nagsimula at rest, ibig sabihin, ang kanyang initial velocity ay equals to 0. Ito naman ang ating magiging final velocity. So, sulat natin ang mga given. So, we have initial velocity, which is equivalent to 0 meter per second. We have the final velocity, which is equals to 12 meters per second. The time, 3 seconds. And then our force equals to 3,000 newton or 3,000 kilogram meter per second squared. Ano naman ang hinahanap o anong required? Sa problem, what is the total mass of the cyclist and the motorbike? So, ang hinahanap natin dito ay ang kanyang mass. Equation. So, ang formula natin para makuha ang mass is equals to force divided by acceleration. Sa ating given, meron na tayong value ng force, pero wala pa tayong value ng acceleration. Kaya kukuhanin natin ulit ang value ng acceleration using the formula. A is equals to final velocity minus initial velocity divided by time. Let's solve this. So, acceleration is equals to final velocity, which is 12 meter per second, minus our initial velocity, which is 0 meter per second, divided by our time, which is 3 seconds. 12 minus 0 equals 12 meters per second divided by 3 seconds. 12 divided by 3 is equals to 4 meters per second squared. Madodoble ang unit natin ng time dahil sa 12 meter per second, ang second dito ay nasa denominator, at ang 3 second, yung second dito, ay nasa denominator din. Kaya magiging 4 meter per second squared. Ngayon, meron na tayong acceleration, pwede na tayong mag-proceed upang ma-compute ang mass ng cyclist at motorbike. So, mass is equals to force divided by acceleration. So, ang force natin, which is 3,000 newton or 3,000 kilogram meter per second squared divided by our acceleration. Ito po yan. 4 meter per second squared. Nangyari, we can cancel meter per second squared, meter per second squared, at ang matitirang unit na lang ay kilogram. Using our calculator, 3,000 divided by 4 is equals to 750 kilograms. So, ibig sabihin, ang bigat ng cyclist at ng motorbike ay 750 kilograms. Ito ang ating answer.
Sample problem number 4. A 1,000 kilogram vehicle speeds up from 30 kilometers per hour to 45 kilometers per hour in 1 minute. What is the force applied on the vehicle? First step, let us identify the given. So we have 1,000 kilogram, itong ating mass. We have 30 kilometers per hour at 45 kilometers per hour. Itong ating initial velocity, ito naman ang ating final velocity, at meron tayong 1 minute, itong ating time. Kung babalikan natin ang ating mga standard units, para sa force, ginagamit natin ng kilogram meter per second squared. Pero sa ating given, gumamit tayo ng kilometer per hour. Kaya ang dapat natin gawin, i-convert muna natin ang kilometer per hour into meter per second. At ang 1 minute, i-convert muna natin from minute into seconds. Paano tayo mag-convert? Susulat muna natin 30 kilometers per hour at 45 kilometers per hour. For every 1 kilometer, we have 1,000 meters. At for every 1 hour, meron tayong 3,600 seconds. Ngayon, pwede na natin i-cancel yung kilometer. Cancel natin yung hour. So, puproceed na tayo sa operation. 30 multiplied by 1,000 equals 30,000 divided by 3,600. So, using the calculator, 30 multiplied by 1,000 is equals to 30,000 divided by 3,600 is equals to 8.33 meters per second. Dito naman tayo sa 45 kilometers per hour. Kitin lang natin, for every 1 kilometer, there is 1,000 meter. At for every 1 hour, we have 3,600 seconds. So, proceed na tayo sa operation. 45 multiplied by 1,000 is equals to 45,000 divided by 3,600 is equals to 12.5 meter per second. Dahil makakancel natin yung hour, makakancel natin yung kilometer, ang natira na lamang ay meter per second. Isulat na natin yung mga given. So, meron tayong mass, which is equivalent to 1,000 kilogram. At meron tayong initial velocity. Ito na yung gagamitin natin. 30 kilometers per hour is equals to 8.33 meters per second. Ang atin namang final velocity, instead na gamitin natin 45 kilometers per hour, gagamitin natin yung 12.5 meters per second. At sa unit ng time naman, alam naman natin, for every 1 minute, there are 60 seconds. Now, for our required, hinahanap natin ang what is the force applied on the vehicle. So, hinahanap natin ay ang force. Ang equation natin, force is equals to mass multiplied by acceleration. Sa ating given, meron na tayong unit ng mass, pero wala pa tayong unit ng acceleration. Kaya sa pagsosolve, kuhanin muna natin ang acceleration. Acceleration is equals to final velocity minus initial velocity divided by time. A is equals to final velocity, which is 12.5 meters per second, minus initial velocity, which is 8.33 meters per second,
divided by time, which is 60 seconds. Ngayon, using our calculator, 12.5 minus 8.33 is equals to 4.17 meters per second divided by 60 seconds. So, magiging sagot natin, 4.17 divided by 60 is equals to 0.0695 meter per second squared. Ito na ang value ng ating acceleration. Now, dahil meron tayong acceleration, we can proceed to solve for the force. Force is equals to mass. Tingnan natin. 1,000 kilogram multiplied by our acceleration. Ito na nga po yun, which is 0.0695 meter per second squared. So, using our calculator, 1,000 multiplied by 0.0695 is equals to 69.5. At anong unit na gagamitin natin? So, we cannot cancel these two. These two units, kaya pagsasamahin na lang natin. So, kilogram meter per second squared. Ito na ang ating answer. So, ang ating force is equals to 69.5 kilogram meter per second squared. And that's it for our lesson for today about law of acceleration. Sana ay may natutunan kayo at nakatulong ang video na to upang mas maintindihan ang law of acceleration. Don't forget to like this video and please share your knowledge to your classmates. Thank you and God bless.